Gusto ko lang na i-remind ka, paalalahanan kita na ikaw ay sumumpa dito sa Senado na magsasabi ng katotohanan. Opo. Opo. So, muli, totoo ba na ikaw ay galing sa farm? Opo. Bago ka pumunta sa Pantalan? Yes po. Kasi wala ring rason bakit ka magsisinungaling kung saan ka galing, no? So, ako naniniwala ako na galing ka sa farm. Salamat. Ang tanong ko sa'yo, gaano ka katagal dun sa farm, kayong tatlo, bago kayo umalis? Ako, ano lang, yung araw lang yun. So, yung araw galing, na yun? Galing ako sa Bulacan. Galing kang Bulacan. Tapos, pumunta ka dun sa farm. Opo. Pagdating mo sa farm, anong oras ka dumating sa farm? Hapon. Hapon. Tapos gabi kayo umalis, di ba? Opo. Hapon ka dumating sa farm. Pagdating mo ba sa farm, nandun na si Wesley tsaka si Alice? Opo. Oh, so silang dalawa nandun na? Opo. Matagal na ba sila doon? Una, hindi ko alam. Sa mga tulong ng PNP sa OSAA na talagang hindi tumigil i-assert yung kapangyarihan ng Senado, isa lamang ang naaresto and until now, wala pa pong maayos na paliwanag. Teorya, no? Mula conclusive na explanation paano siya nakaalis. So, SP Pro Temp and then dadako na ako kay Ms. Sheila. Thank you, Madam Chair. Sheila, di ba sabi mo tatlo kayo umalis? Tapos makinang bangka, malita bangka, tapos malaking barko. Po. Tapos nakarating na kayo sa Malaysia. Po. Tama. O ngayon, natanong ko, nasa na kapatid mo? Hindi ko po alam. Di ba sabay-sabay kayo nandun? Opo. Tanggalin mo nga yung mask mo. Ayan. O, bakit hindi mo alam tatlo kayong nag-landing sa Malaysia? Yung bakit huli, mo alam kung nasa na yung kapatid kami. Mo? Ha? Yung huli, hiwalay kami. Yung? Last. Sa Indonesia, hiwalay na po kami. Sa Indonesia, naghiwalay kayo? Opo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20. Nang August? Opo. So, dumating kayo sa Indonesia kailan? 18 ata. 18. August? August 18. Tapos, pumunta kayo sa Thailand? Sa Indonesia, 18. Dumating kami. Oo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20, 20 yata? Saan siya nagpunta? Saan siya nagpunta? Wala siya sinabi. Oh, wala siya sinabi? Wala po. Basta-basta lang umalis? Sabi lang siya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos, tanong ko siya saan siya punta, sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Wag daw alamin? Opo. Sino kasama niya? Si ano, yung kapatid mong lalaki? Opo. Wesley. Wesley? Opo. Huwag kasama yung dalawa. Iwalay din po. Ay, walay. Iwalay kayo tatlo. Ay, ikaw, saan ka na punta? Malak kami punta balik sa Singapore sana. Babalik sana kay Singapore? Kaso mo na naudlot, nahuli ka na, ganun. Opo. Ha? So, hindi mo alam kung nasa na yung hindi ko po talaga mo? Alam. Okay, hindi. Ano telephone number niya? Hindi ko nagtatawagan kayo. Number. Wala, hindi kayo gumagamit ng cellphone? Wala kami SIM. Ha? Wala kami SIM card. Hindi kayo nagtatawagan. So, nung sinabi niyong, maghiwalay na tayo ate, wala ka ng contact? Wala po. Pati rin sa kapatid mo si Wesley? Si Wesley, hindi ko alam sa kanila. Sa akin, wala po. Kahit si Wesley, hindi mo na nakakausap? Hindi. Kasi mga yung huli hanggang ngayon, hindi pa kami nakausap. Simula na nahuli ka? Opo. Sigurado kayo, hindi mo alam kung nasa yung kapatid mo siya, sure. Alice. Ha? Sure ako. Hindi ko po alam. Ha? Hindi kayo nakakausap, ha? Hindi po. Hindi mo alam kung sa Singapore. Bakit ka sana pupunta sa Singapore? Saan? Siya mo, pupunta ka sana sa Singapore? Babalik kami sa Singapore sana, tapos balak kami diretso sa Hong Kong. Sino kayo? Kayo ni Alice? Kami lalawali, Wesley. Aba si Alice? Hindi ko alam. Kasi hiwalay na po kami. Eh, saan mo pati si Wesley hiwalay kayo? Sa Indonesia, hiwalay kami. Ha? Sa SP Pro Temp, kung pwede lang ako magdagdag, yeah, at this point, no? Bago natin, meron akong i-attend to sana na motion kanina or request, no? Ni attorney. Pero just to point out, Ms. Sheila, sabi nyo sa Indonesia, hiwa-hiwalay kayo. Pero may impormasyon po kami na dun sa Batam, Indonesia, si Zhang Jie, nag-book po siya ng 4 na kwarto dun sa Harris Hotel. So parang hindi siya para sa hiwa-hiwalay na tao, para sa isang grupo ng 4 na tao. Okay?
Just pointing that out kasi kontra dun sa sinasabi mong magkakahiwa-hiwalay. SP, salamat SP Pro Temp. Before I bring this to Miss Sheila, tatawagin ko si Sen Joel, pero i-note ko lang kay Commissioner Tansinko sa BI, sir, ha, sa lahat ng mga teoryang sinasabi ng iba't ibang ahensya, alin man eventually yung mapapatunayan ninyo, mapapatunayan natin ang naging totoong rota at paraan ni Mayor Alice Palabas. Eh, sa kabila nung sinabi nyo nung isang nakaraang hearing namin, sinabi nyo sa amin ni SP Pro Temp na andito pa si Alice Guo, hindi nyo pa lalabasin ang Pilipinas. Lumalabas po na ang BI na dapat po nagbabantay ng borders natin, nalusutan po kayo. No? I have to return to that later. So before I bring the discussion toward Ms. Sheila, Sen Joel, briefly please. Thank you, Madam Chair. Just to follow up, Ms. Sheila. Pwedeng patanggal ng kung okay lang. Sheila, kanina narinig mo yung sabi ng mga kapulisan kasi... Sorry po, hindi ko masyalo intindi. Oh, hindi, kasi ang sabi nila, hindi ka daw nagsasabi ng totoo na galing ka sa farm bago ka pumunta doon sa mag-ride ng pantalan, yung maliit na boat na binabanggit mo, no? Yun yung paniniwala nila. Gusto ko lang na i-remind ka... paalalahanan kita na ikaw ay sumumpa dito sa Senado na magsasabi ng katotohanan. Opo. So, muli, totoo ba na ikaw ay galing sa farm? Opo. Bago ka pumunta sa pantalan? Yes po. Kasi wala rin rason bakit ka magsisinungaling kung saan ka galing, no? So, opo. Ako naniniwala ako na galing ka sa farm. Salamat. Ang tanong ko sa'yo, gaano ka katagal dun sa farm, kayong tatlo, bago kayo umalis? Ako, ano lang, yung araw lang yun. So yung araw na yon, galing ako sa Bulacan. Galing kang Bulacan. Tapos pumunta ka dun sa farm. Opo. Pagdating mo sa farm, anong oras ka dumating sa farm? Hapon. Hapon. Tapos gabi kayo umalis, di ba? Opo. Hapon ka dumating sa farm. Pagdating mo ba sa farm, nandun na si Wesley tsaka si Alice? Opo. Oh, so silang dalawa nandun na? Opo. Matagal na ba sila dun? Una, hindi ko alam. Ah, hindi mo alam? Oo, hindi ko alam kung... una sa galing o kaya sa farm palagi, hindi ko sure. Oh, kasi basta dinatnan mo lang opo, sila. Opo. So, pero doon na sila kaya natulog? Siyempre malalaman mo yon kung doon na sila natulog nung gabi na yon. Yung gabi, hindi ko yung kasi yung alaw yun dating ako, yung gabi na yon umalis tayo. Kami. Opo. Opo. Pero sila Alice tsaka si Wesley. Doon sila natulog nung opo. Gabi yun. Hindi, yung gabi sabay kami Alice. Yeah, pero nung dumating ka, di ba, sabi mo dating ka hapon. Pagdating ka hapon, si Alice at saka si Wesley nandun na, di ba? Opo. Silang dalawa ba matagal nang nandun sa farm? Natulog sila nung gabi na yun? Siguro. Oh, kasi yeah. Hindi ko kasama eh. Hindi mo man lang alam. Ngayon, ito yung tanong ko. Kasi aalis ka na nung gabi, di ba? Aalis ka ng gabi. Marami kang dalang gamit? Kasi wala. Tatagal ka eh, wala kang dalang gamit. So, ang plano mo, doon ka na lang bibili. Mag-shopping ka kung saan. Wala. Una, hindi ko alam. So, wala kang dalang damit? Wala. Ano, wala, okay. Sige, nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Pero bawal ka magtanong? Hindi naman sa bawal, hindi siya sinabi sa akin kung saan punta. Ikaw, sasakay ka dun sa van? Hindi mo kakilala yung sasakyan mong van? Hindi. Hindi mo alam saan ka pupunta? Hindi po. So handa ka na kahit saang lupalop ng daigdig, sasamahan mo siya. Opo. Kahit impyerno, samahan mo siya. Opo. Okay. So ngayon, sumakay ka dun sa van, wala kang kinakausap yung taong nag-drive sa'yo. Ilan kayo dun sa van? Tatlo kami, tapos may larawa sunto sa amin. Tatlo kayo, isang driver. Opo. Pang-apat yung driver. May isa pang tao dun? So lima kayo? Dun sa van, na bumiyahe ng limang oras. Hindi ko sure kung tama limang oras kasi hindi ko matala, hindi ko so yun matandaan. Na. Tapos sumakay na kayo dun sa bangka na maliit, di ba? Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Galit sa akin, wag daw ako tanungin, masasamahan mo lang. So yung buong panahon na yun, limang oras sa van, tapos yun sa boat, mahaba. Din yun, bago ka makarating sa malaking boat. Hanggang dun sa malaking pagdating boat. Pagdating ng lugar at saka alam ko kung saan lugar. Sa daan, sa dagat, hindi ko alam. Oh, so, saan lugar ka?
ang nalaman mo? Chinese name, sabi ni Wesley, Siempenna. Sim? Ano yun? Siempenna? Siempenna. Siempenna. Chinese name ang sabi niya sa akin. English, hindi ko alam. Yung lugar. Yung lugar, yung dumating namin. Yun yung pinagdatingan nyo nung sa maliit na boat? O sa... Sa... bago malaki, mayroon pa isang maliit. May sundo sa amin ulit. So, dalawang maliit na boat bago sa malaking boat? Sa isang maliit ang boat, tas malaki, tas maliit. Ah, okay. So, mula sa van, maliit na boat, malaking boat, and then maliit na boat. Okay. So, alin lang yung alam mong lugar dun sa mga points na yun, no? Mula dun sa van, sa farm, pumunta dun sa isang lugar... May alam ka doon o hindi pa rin? Saan yung alam mong lugar? Nalaman mo? Ladating na ako sa Siempenna. Yung mismong sa ibang bansa na? Doon lang ang alam mo. So the whole time, hindi ka nagtatanong, hindi mo wag alam. Sabi ni Alice, wag daw ako alam yun, okay. Basta. Ito yung tatanong ko sa'yo, Sheila, at sana magsabi ka ng katotohanan kasi ang bait naman natin sa'yo eh, no? Habang nagbabiyahe kang ganun, syempre meron kang iniisip na meron akong kakilala, si Mayora, may kakilala na itatawid kami. Diba? So, meron ka bang nakita, nakausap sa telepono, sa personal na tumutulong kay Alice at sa inyo? Para yun kasi magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na, oh, hindi talaga ako mapapahamak, meron kasing tutulong sa amin. Siyempre, aalamin mo yun. Miss Sheila, bago mo sagutin yung tanong ni St. Joel, yung binanggit mong lugar na Siempenna, na Chinese name, may pinakita sa akin si St. Sherwin, no, na research. Yan ba ang pangalan ng Sipadana Island sa Sabah? Hindi ko alam kung yun ba yun. Basta tanong ko, Wesley, sabi ko, saan na tayo dito? Saan ba tayo? Ang sabi sa akin, Siempenna. Okay, so at least we know yung Chinese name na Siempenna. Opo, Chinese name. Okay, so pakisagot yung tanong ni St. Joel and then may itatanong din ako sa inyo. Mula dun sa van, mula dun sa maliit na boat, sa malaking boat, sa maliit na boat, meron ka bang nakita, nakausap ni Alice, narinig, kausap sa telepono na magbibigay kasi sa'yo yun ng lakas ng loob na kahit papaano, may mag-aalaga naman sa atin. Hindi naman po ako sa dagat eh kasi hindi daw pwede kaming open ng phone. Ng phone? So, hindi siya tumawag sa telepono? Hindi po. So, sino yung nakausap niya? Yung buong halos isang buong araw na nagbabiyahe kayo? Wala. Wala siyang nakausap? Wala. So, nung iniwan kayo ng driver ng van, sumama ba yung isa pang tao? O yung kayong tatlo lang yung sumakay na? Kayong tatlo lang, sumakay dun sa maliit na boat. Tapos dun sa pagsakay nyo dun sa malaking boat, kayong tatlo lang din. May tao dun sa taas. Sa boat. Oo. Sino yung mga nakita mong tao dun sa boat? May nakausap ka bang iba? Wala po, basta diretso lang kami. Wala kayong kinausap? Kayong tatlo lang nag-uusap? Walang ibang kinakausap? Wala po. Mula dun sa malaking boat, sa maliit na boat, wala pa rin? Wala. May nasundo lang kasi sa amin. Hindi kayong kakausapin kasi... Bago na pupunta yung boat. Opo, opo. Wala kayong pausap? Wala, basta sunod lang. Sakay lang kayo ng sakay? Opo. Parang hindi naman yata makatotohanan yun, Sheila, kasi wala kang kausap. Kunyari, ako yung nagmamaneho ng boat. Kung makamayusap, sumakay lang ako. Ang usap nga, kung makasunod lang yan sa kanila, ganun lang, wala na iba. Sasakay lang kayo? Opo. Para mahirap po paniwalaan. Sige, oh, Madam Chair, thank Madam you. Chair, if salamat, St. Joel. Follow-up question muna. Actually, may mga tanong ang chair sa inyo. Isama nyo na yung naikwento nyo so far kay St. Joel, no? Ikwento nyo sa amin, paano yung naging buong biyahe nyo mula dito sa Pilipinas hanggang makarating kayo sa Batam, Indonesia? Miss Sheila. Paano po? Mula dito sa Pilipinas, ang naikwento nyo so far sa amin, nakarating kayo dun sa Siempenna, na ayon sa pagkakaalam namin, yun ay Sipadana Island sa Sabah. Paano kayo pumunta mula dun sa Siempenna sa iba pang mga lugar hanggang paano kayo nakarating sa Batam, Indonesia, yung huling lugar kung saan kayo nakuha at naibalik dito sa Pilipinas? Pakikwento sa amin. So,
punta kami una Malaysia. Okay. Tapos ang sunod Singapore. Okay. Tapos Malaysia, Singapore, tapos sunod Indonesia. Okay. So yung pagpunta nyo sa Malaysia, yan yung kwento yung nakarating kayo sa Siem Pen na. Opo. Okay. So kaya lalong namumuo sa isip namin na si Padan Island ngayon, Sabah. Dahil yun. Okay lang. Kinisinasabi ko rin lamang sa inyo. Mula Malaysia, paano kayo pumuntang Singapore? Eroplano po. Eroplano. Sinong tumulong sa inyo para makasakay ng eroplano? Sinong nag-arrange para makarating kayo sa Singapore? May isang babae. Sino po yun? Hindi ko kilala. Hindi nyo kilala. Sumakay kayo ng Singapore Airlines? Hindi ko alam kung ano airlines. Basta eroplano. May i-check ata siguro sa ano yun. Yes, ma-i-check po namin. Gaya ng nabanggit ko kanina, dear colleagues, itatanong ko po sa BI at sa NBI yung kopya at yung original ng passports ni na Miss Sheila at Guo Huaping kasama po yung mga stamps. Ipapakita po natin ito dito. Opo. At meron na pong kopya ang komite. So, mula Singapore, paano kayo pumuntang Batam, Indonesia? Ferry yata, yung malaki ng ano. Okay, sumakay kayo ng ferry na malaki papuntang Indonesia, papuntang Batam sa pagkaalam namin. Just to follow up yung binanggit niyo po, no? Nung dumating kayo ng Malaysia, wala kayong passport na pinatatakan o kung ano man, galing Pilipinas, wala kayong pinuntahan, walang sumundo sa inyo na immigration, walang kahit na anong gobyerno na sabi sa inyo, teka lang, bawal muna pumasok dito, i-check muna namin, ikaw ba talaga si Sheila Go? Walang ganon? Wala. Ano po? So, paano yun? May yung isang babae siyang bahala lahat. Oh, so, dun mo binigay yung passport nyo sa babae na yun. Siya rin yung babae na yun na tinuturo mo, na tumulong sa inyo na nag-arrange nung flight nyo from Malaysia to Singapore. Opo. Siya din. The same person yan. Isa lang na yun babae. Yun lang po, babae. Okay, thank you, Madam Chair. Thank you, San Joel. And Miss Sheila, yung babaeng yun ba ay Filipina ba siya? China ba siya? Ibang nationality ba siya? English ang ano niya eh, kaya hindi ko makuha. English ang salita niya. Puti ba siya o Asian? Yung tama lang, palang tayo. Parang tayo lang. Siya ba ay Malaysian? Hindi ko sure kasi hindi namin tanong, tapos English lang ang ano niya, language niya, tapos palang tayo-tayo lang ganyan yung kulay. O siya ba ay Singaporean? Hindi ko alam mo talaga. Alright. Mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang Siem Pen na, kasama mo si Mayor Alice at si Wesley. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Hindi po, ba? Hindi po. Okay. Mula Malaysia o Siem Pen na papuntang Singapore, kasama mo pa rin si Mayor Alice at si Wesley. Opo. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Si Cassie kita namin sa Malaysia. Ah, nakita nyo siya sa Malaysia at kasama na siya papuntang Singapore. Opo. Okay. And mula Singapore papuntang Indonesia na sumakay kayo ng ferry, magkakasama kayo sa ferry ni na Alice, Wesley at Cassie. Hindi po. Hindi. Sino ang kasama nyo sa ferry? Ako, si Cassie tsaka si Alice. Ah, okay. Hindi nyo kasama si Wesley sa ferry papuntang... Nauna po si Wesley. Nauna si Wesley sa Indonesia. Okay. Tapos, ano ang ginagawa nyo sa Batam? Para saan kayo pumunta doon? Kasi ang sabi ni Wesley, boring na siya. Tapos gusto ano niya, po? Boring na siya. Wala siya ginagawa. Boring. Boring. Tapos gusto niya pasyalan ganun. Kaya nauna siya doon sa Batam. Sa Batam. Tapos okay. Ngayon, sunod kami. Saan kayo sa Batam na capture ng mga otoridad ng Indonesia? Saan doon? Saang lugar doon sa Batam? Hindi ko alam mo ano lugar. Basta ang alam ko yung hotel namin is Haris. Yes, your hotel was Haris. Sa hotel ba kayo nahuli or sa ibang lugar sa labas? Sa ano, sa immigration ng Batam. Sa immigration kayo nahuli?
Doon sa ferry, di pa, pasakay kami. Yes. Doon po kami. Doon kayo nahuli sa ferry, nahuli ng immigration ng Indonesia. Pagpunta ang Singapore. Papunta sana ng Singapore. Pabalik Opa. Ng Singapore. Okay. So, nahuli kayo ng ano immigration ng Indonesia. Okay. I think this is a... Yes, yes. Philippine passport. Okay. Timing. Thank you. Sa ito po yung kopya mula sa BI or ito yung original mula sa NBI? Commissioner... Copy Tansi. From BI, ma'am. Copy po ng BI. So, nakikita po natin dito ang passport ni Ms. Sheila Lialgo at nakastamp, entered Saba. So tama po ang ipinakita ni Sen. Sherwin sa akin. Malaysian immigration yan, pero yung Siempen na ay mukhang Saba nga sa pagkakakilala natin or particularly si Padana Island. At may nakastamp na rin dun sa kabilang page, deportation. I suppose yan po ay mula na sa Indonesian immigration. Tama po?